top-rated music station ng Dekada 80 ang WBL. Tuloy na nagliling kod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumapatikos, bumabalat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda kako. Tinan mo kako yung si Percy kako. Magaling talaga ako. Pero talagang kako. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. More power. Keep it up. Percy Lapid Fire. Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira, oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga, oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, ito ubra, oh yeah! Oh yeah. Kahit pader ginigiba, basta't mali kinabangga, oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire. 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 Percy. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number one sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong suma sa inyo ang palatuntunan ng Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po sa ating himpilan, DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pagtatanghal ngayong gabi. Natatampukan ang mga pagtalakay sa mahalagang isyu na ating pag-uusapan. At syempre, sabayan po ay napapanood tayo sa ating pong FB Live.
Sa mga nanonood ng ating palatuntunan, meron po tayong chatroom. Maaari kayong mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At dito po naman sa ating impilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang ganda po ng Pamasko ni Digong nyo sa sambayan ng Pilipino. Ang kanyang Pamasko ay tanggalin po yung ban. O muling payagan, ito pong open pit mining sa ating bansa na matatandaan po pinasarayan ni dating Secretary Gina Lopez. Ganda, no? Talagang wawasakin ng Pilipinas. Damay-damay lang, naghahanap siya ng damay, mga kaibigan, ano ho? At alam nyo ba na itong kaso po ni Kerwin Espinosa, kilala nyo ba ito? Ito yung drug lord, ha, na pinahuli nila at yung tatay nito'y pinapatay. Pati na yung pong drug lord na si Peter Ko at dalawa pang iba ay ibinasura yung kaso ng hukuman sa Makati. Bueno, mga kaibigan, ito po ang balita, ha? Ngayon sa mga sandaling ito, ang climate change ay nagdadala ng mga mapinsalang bagyo, ha? Katulad ng Odette, ha? Kasabay po nito ay tinanggal yung ban sa mga open pit mining, ha? Mga kaibigan, ng administrasyong Digong nyo. Ayon ho sa balita, mga kaibigan, ay tinanggal na po itong ban na ito sa, para sa mga open pit mining. Ito ho yung lumalason sa mga sa mga lupa, sa mga iba't ibang nabubuhay, na natural resources natin. At sa mga tao, ha, na nakapipinsala po sa mga mamamayan kung saan merong isinasagawang mga mining. Oh, na matatandaan ninyo, ito'y pinasara noon nung 2017 ni Gina Lopez nung siya po ay kalihim pa ng Department of Environment and Natural Resources. Ha? Ngayon, ito ho'y pinawalan bisa na yung pong ban, ha, na ipinatupad ni Gina Lopez noong 2017 sa bisa ng administrative o sa bisa ng utos nitong si Digong nyo, mga kaibigan. Yan po, ano ibig sabihin nito in short? Sa madaling sabi po, mga kaibigan, lahat ng natural resources natin ay ipinagagahasa ni Digong nyo sa mga o sa bansang China. Sino ba magmimina dyan? Ha? Karamihan ng mining ay mga galing ng China. Kumpanyang China, na ang ibig sabihin, pagka kumpanyang China yan, gobyerno ng China yan, mga kaibigan. Ano po? So, ito ho, kamukha nung ating pong malampaya na kagabi lamang ay binasa natin yung paliwanag ni Winnie Monsodyan sa malampaya.
ito'y bayad utang na loob ng administrasyon at ni Cusi. Dahil yung negosyo nila ni Gloria Macapal Arroyo, eh si Macapal Arroyo din ang kasosyo ni Cusi doon sa shipping company. At itong shipping company na ito ay nalulugi, ibinenta ni Cusi sa kwan, sa mga kay Dennis Uy. Ha? Pagkatapos ay ibinenta naman ito ni Dennis Uy dito kay Henry C. Ha? Kundi ako nagkakamali. Hindi nilagay yun doon sa paliwanag ni Winnie Monsod. Ngayon, ibinigay nila itong malampaya. Kaya naging napakadali para po sa kay Dennis Uy na makuha yung malampaya. Yan ho ay hindi pag-aari ng gobyerno. Ha? Yan ay pag-aari ng bansang Pilipinas. Meaning to say, lahat tayong mga Pilipino ay merong bahagi sa pagmamay-ari ng malampaya, ha? Natural gas, at saka kung ano paman ang nakukuha dyan, mga kaibigan. Sa paliwanag ni Winnie Monsod ay yaan po ay hindi binigyan ng hindi na-renew yung lisensya ng Chevron at Shell deliberately o sinadya yun na inapplyan nila 2017. Nagbigay sila ng sa paniwalang by 2019 after 2 years ay matatapos yung proseso sa pagkuha nila ng permit. Eh hindi po binigay yung permit, inupuan, ha? Kaya ang ginawa nitong Chevron at Shell, napilitan silang ibenta yung pong kanilang share na tigpo 40%, ha? Sa kay Dennis Uy. Gayong ang Pilipinas o ang gobyerno ng Pilipinas ang siyang priority na dapat makabili niyan, sapagkat yan ay yaman ng bansa yan, eh. Ha? Ang makikinabang diyan ay mamamayan ng Pilipino, pero sa pagkakabenta po dito kay Dennis Uy, ang nakinabang lamang po dito ay sila, mga kaibigan. O, sila-sila lang na nag-usap dyan. Kamukha rin yan itong ban, ha, sa open pit mining. Ito yung mga open, ha, walang mga safety ano ito, ha, walang mga kung ano mga mga ano tawag mo ron, yung mga safety measures para hindi po makapinsala, hindi lamang sa mga natural resources natin, kung hindi sa mga mamamayan. Ha? Alam nyo na yung mining, eh, may mga lason na ginagamit dyan, eh, di ba? Para ka makapagmina. Maraming ginagamit dyan na nakakapinsala maging sa kalusugan natin. At ang masama po, mga kaibigan, eh yung tayo po ay nasa panahon na unti-unti nang nasisira ang kalikasan, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong daigdig. Kaya pag nagkakaroon ng bagyo katulad niyan, eh wala na, ha? Talagang devastation ang inaasahan natin, katulad ng nangyari ngayon diyan po sa ilang lalawigan natin sa Visayas at Mindanao, bunsod ng bagyong si Odette. Eh sino makikinabang na naman dito? Ha? Itong pagkakataong ito na merong nakatakdang eleksyon, sinasamantala, ha, ng administrasyon at ng China na isa-isa nang maiposisyon, ha, yung kapakanan at interest ng China dito sa Pilipinas. Kaya hindi tayo nagkakamali ng ating pagtantya na by 2022, kapag hindi namulat
ang mata ng maraming Pilipino, eh magigising tayo after election na itong Pilipinas ay nasa ilalim na ng China. At kung meron mang presidente na mauupo dito at hindi si Vice President Lenny Robredo ang naging presidente ng Pilipinas, eh sigurado po, tau-tauhan yan ng magiging puppet China, yan pong papalitan nilang puppet na si Duterte, mga kaibigan. Sapagkat si Digong nyo ay puppet ng China dito sa Pilipinas. Alam nyo, meron akong napanood isang video kung paano magwalang hiya ang bunganga nitong si Attorney Larry Katok. Mga kaibigan. Binababoy niya yung mga kalaban ng kandidato niyang si Bongbong Narcos, mga kaibigan. Dalawa yung kandidato na binabalahura niya. Sana napapanood dyan ng Korte Suprema. O kaya, merong makapagsasabi sa mga mahistrado ng Korte Suprema na itong tungkol sa mga pinagsasabi ni Gadon at maipanood sa kanila yung mga video nito. Yun lamang video kay Raisa Robles, mga kaibigan, yung ginawang pambababoy kay Raisa Robles. Hindi ho yun magagawa ng isang matinong abogado. Ano naging kasalanan ng tao? Ginagawa nilang kasalanan yung pamamahayag, yung pagsusulat ng balita. Yan ginagawa nilang krimen at ginagawa nilang marangal na hanap buhay yung pagiging o yung paghahasik ng fake news. Katulad ng ginagawa ng mga troll, yung mga bullying, yan ang ginagawa nilang marangal na hanap buhay ngayon imbes na yung pong matinong pamamahayag kamukha ni Raisa Robles. Kasi minumura niya yan dahil may naisulat ito na tungkol sa disqualification case labang kay Narcos, di ba? Doon sa kaso. At ito si Bongbong Narcos ay convicted. Parang ganon. Pinagmumura niya. Hindi ho gawain ng isang abogadong naturingan. Paano kaya naging abogado ito? Siguro, mahina ang kanyang kita bilang isang abogado. Kaya nag-troll na lang siya. Nagto-trolling na lang siya. Kamukha nung ibang mga nasa media ngayon, troll na ang trabaho, hindi na ho media. Ngayon, eto ho, napakinggan ko nung isang araw, nagsasalita ito, ang sinisiraan niya, paninira si Isko Moreno at saka si Vice President Lenny Robredo. Doon kay Isko Rap, ang sabi niya, yan anya si iskomunista Jomagoso, ibig sabihin Joma Season, di ba? Komunista at Joma Season. Komunista niya yan. Alam niyo kung ano katunayan niya? Yun daw litrato. Marami. Kumalat na nung araw pa yun di ba? Na itong si Isko Moreno, may larawang kasama yung mga komunista. Doon kuha yun sa The Netherlands, mga kaibigan. Ngayon, dahil doon, yun daw, marami anyang litrato, nagpapatunay na yan ay komunista. Komunista raw si Isko Moreno. Hindi ako naniniwala mga kaibigan kasi dito sa Pilipinas, yung komunismo rito, mayroon pang
meron pang ano yun eh, meron pang konting natitirang pagiging disente, ha? Na pag wala pa sila sa pwesto, hindi naman sila magnanakaw eh, di ba? Oh, eh kaya lang meron silang mga ibang aktibidad na ginagawa na labag doon sa itinataguyod nilang simulain, hindi ba? Eh ang alam natin simulain eh para sa kapakanan ng mga maliliit na mamamayan ang kanilang pinaglalaban, pero kumagaminsan inconsistent, ha? Ang pinagtataka ko lang, sipi mo abogado ka, magbabase ka sa litrato, kundi sira ulo mo, ha? Alam mo ba yung kuhang litrato na yun ni Iscorap Moreno, nakasama sila Joe Masison at yung mga komunista, kuha yun sa The Netherlands. Ano ginagawa nila ron? Ang ginagawa nila ron ay pinapunta sila doon. Sino ang nagpapunta sa kanila doon? Ang nagpapunta sa kanila doon ay si Digong Nyo. Si Iscorap Moreno ay bahagi ng observer. Observer lamang siya, hindi siya negotiator. Yung mga tagpo na yon ay nagkaroon ng mga pag-uusap o negosasyon sa pagitan ng komunista at ng makakomunistang administrasyon ni Digong Nyo. Ito makakomunista eh, mga kaibigan eh. Isipin mo, yung inutusan ay inakusahan niya na komunista. Pero yung nag-utos na kausapin nila yung komunista ay hindi niya pinararatangang komunista. Di ba sira ulo niyan, mga kaibigan? Oh, ngayon, sino pa ang nandun, ha, sa ginawang pag-uusap na yon sa The Netherlands? Sa utos yun ni Digong Nyo. Hindi ako nagkakamali, kasama si Bello ron eh. Mga kaibigan eh, itong si Bebot, puro daldal Bello, ha? Na walang napatunayan kundi corruption. Kasama yan, may mga government emissaries, mga nautusan na makipag-usap doon. At observer ito, sila Iscorap Moreno, mga kaibigan. Ano po ang dahilan bakit sila nakipag-usap doon? Tuntunin ninyo. Hindi ba nung mag-i-eleksyon, merong video na nag-uusap, ha, sa kwan, sa internet, ha, sa online, naka-online video conference si Digong Nyo at si Joe Masison. Matandaan ninyo yan, meron pa yan eh, hindi ba? Nasa kwan pa yan, nasa internet pa yan, mga kaibigan, yung mga video na yan. Magkausap yang si Digong Nyo at saka si Joe Masison, kung saan doon ay sinasabi ni Digong Nyo na siya ay left-leaning, ha? At maganda ang relasyon nila. Katunayan, nung mayor pa lang si Digong Nyo, malimit na silang kasama ng mga MPA. Hindi ba? Kasama pa nga si Bongo, nagdadala pa sila ng mga goods, ha? Pinariregalo, mga kung ano-ano sapatos, ha? Ano-ano, mga niririgalo nila. Ibig sabihin, binibigyan nila ng tulong ang MPA nung mayor pa si Digong Nyo. At nung presidente ng Asia, nagkausap sila ni Joe Masison, at doon nalaman ninyo na nung nakaraang eleksyon sa pampanguluhan, sinuportahan ng komunista
si Digong nyo sa pagtakbong presidente. Kasi may mga kasama si Digong nyo, kamukha yung si Ibasco. Wawala yun, pero ang balita ko, yan ang operator ngayon. Ha? Isa yan sa mga nag-o-operate nitong sa kampo ni Sara Digong nyo. Sara Jing Potpot, mga kaibigan. Yan mga kaliwa yan eh. Mga komunista yan eh, mga kaibigan. At ang isa pang mas lalong very ironic sa kagaguhan at katangahan na pinagsasasabi nitong si Katok, ha? Si Attorney Katok, mga kaibigan. Nakakahiya eh. Ha? Yung China, ano ba yung China? Hindi ba yan China, communist China yan, mga kaibigan? Yung ideology niyan, ang ideology na itinataguyod ng mga komunista dito sa Pilipinas. Ha? Yung Mao Tse-tung, mga Maoist kung tawagin. Bakit yung kanyang kandidato nitong si Katok, si Bongbong Marcos, hindi ba ho yan ay kandidato rin ng China? Ha? Katunayan eh, binigyan ng importansya yan, ha? Na parang presidente ang reception sa kanya, si Marcos, kasama pa si Imelda at ang asawa niya, ha? Asawa ni Marcos, at na sila'y bumisita doon sa embassy ng China dito sa Maynila, nagkaroon ng isang okasyon. Siya ang panauhing pandangal. Ano tawag mo ron, mga kaibigan? Kasi po si Bongbong Marcos, magmula pa sa nanay niya, ay nakadiin na yan sa China. Di ba kinukuwento ko nga sa inyo, na nung panahong nandito pa lamang sila, siguro mga 2 taon pa bago mag-snap election, kaming mga nasa radyo, bawat himpilan, ito'y mga commentator. Meron ding ilang announcer. Ha? Sa bawat himpilan, pinatatawag kami sa Malacañang. At doon ay nagbibigay ng briefing itong si Imelda Marcos, na ang laging ibinibrief sa amin o dinudoktrina sa amin ay yung tungkol sa China. Yung geopolitics, geographical politics, mga kaibigan. Nagsasalita si Imelda dyan eh, 4 hanggang 5 oras. Kaming lahat nakangangalang. Hindi ka makatayo, kahit ihing-ihi ka na, hindi ka makaihi, mga kaibigan, dahil baka mabastusan sa iyo si Imelda Marcos, di ka na makalabas doon sa Malacañang, di ba? O ngayon, mga kaibigan, bakit lalo na ngayon, lalo na nung sila'y mapatalsik sa kapangyarihan? Napakalalim ng galit ni Imelda. At eto, ewan ko kung nabanggit ko na sa inyo. Meron akong larawan dito, kuha namin ni Imelda. Nag-uusap kami sa Manila Hotel. Nung ako'y makita niyang nandun, nilapitan niya ako. Kasama pa yung si Sol Bansi, yung journalist, mga kaibigan. Kasama niya lagi yun eh. Yung si Sol Bansi, makikita ninyo yung lumang video ni Ninoy na si Ninoy ay pasakay na ng eroplano nung siya'y dadalhin na sa Amerika para magpagamot. Diba? Merong video yun eh. Sa airport, sa tarmac. Nandoon si Sol Bansi, kausap ni Ninoy. Pero ito, alalay nila Imelda ito. Ang asawa nito ay ano rin eh, journalist din sa television naman, foreigner, si Sol Bansi.
Ani ang foreign kwan niyan dati sa foreign wires, kundi ako nagkakamali. Ha? Eh ngayon, ito ho. Ang sabi sa akin ni Imelda nung nag-uusap kami, hindi ko pa nakakalimutan, eh banatan mo niya sa programa mo itong mga Amerikano. Oh, yun, pinababanatan niya sa akin dahil sila raw ay ginigipit. Siguro, ang ibig niya sabihin dun sa panggigipit, eh yung mga demanda na hinaharap nila sa Amerika, mga kaso. Ha? At marahil, yung mga nakaw na yaman, hindi nila makuha. Diba? Kaya sinabi nilang, sinasabi niyang sila'y ginigipit. Oh. Wala kasi silang tatakbuhan, mga kaibigan. Wala silang masandalan dahil gustong-gusto nilang makabawi. At yung kung meron pa silang mga ninakaw na hindi pa natutuklasan, mga kaibigan, eh gusto nilang makuha yun na hindi mahahabol sa kanila. Tandaan ninyo, swerte Pilipinas. Kasi po nung ma-arresto yan, o nung sila'y dalhin sa Hawaii, hindi ba nakuha yung mga nakaw na naitakbo nila, yung nabit-bit nila? Isipin mong madala mo lahat yun. Ano ibig sabihin nun? Yung pera crate eh, nakalagay sa mga crate. Tapos mga alahas, yung dokumento, daan-daan libo, di ba? Sabi dun sa libro ng Hapon. At ito naman ay nandoon din sa investigasyon ng Senado nung ibinulgar na itong si Marcos, inimbestigahan eh, ng Senado yung tungkol sa isang prinsipe ng Saudi na inuutangan ni Marcos ng pera. Yung perang inuutang niya ay gagamitin sa pagbili ng mga armas dito naman sa isa pang kausap niya, ha, na hindi niya alam, eh federal agent pala yun, mga kaibigan. Bibili ng armas para ibagsak yung gobyerno sa Pilipinas, si Mrs. Cory Aquino. Ibibigay sa mga popondohan itong mga military dito sa Pilipinas na nasangkot sa kudeta. Diba? Walang tigil eh. Nung hindi sila magtagumpay, ginawa na rin hanap buhay ng mga iba yan. Diba? Yung pagkukudeta. Kaya ang ganda na sana ng ekonomiya natin dahil sa paghanga ng mundo sa mga Pilipino, sa pangunguna ni Presidente Cory Aquino, napakataas ng naging pagtingin. From nothing, mga kaibigan, sa panahon ni Marcos, nalugmok sa utang ang Pilipinas, akalain ninyo, nabaliktad ang sitwasyon. Hinangaan tayong mga Pilipino sa buong mundo at katunayan, kinopya yung People Power Revolution dito sa Pilipinas. Kasi ito lang ang bukod-tanging revolution na hindi naging madugo, mga kaibigan. Peaceful revolution. Kaya hangang-hanga sa atin ang napakataas ng pagtingin. Kaya si Mrs. Cory Aquino, inanyayahan bilang tagapagsalita sa United Nations. Di ba? Sa Kongreso ng Amerika. Oh, mga kaibigan, at doon nila natuklasan, si Mrs. Cory Aquino pala, marunong magsalita ng wikang French. Di ba? Nagsalita pa siya roon ng French eh. Ngayon, madalit sabi, pinopondohan pala all the while yung kuwang kudeta para mapabagsak si Pangulong Cory Aquino. Kung tutusin ninyo, ginawa rin ni ERAP yan eh, dito sa Pilipinas, nung siya mapatalsik. Ang gusto naman mangyari ni ERAP noon, patalsikin din si Pandak, mga kaibigan.
ha, yung kamukha niya rin, mandorobo, ha, mga kaibigan. Ngayon, eh, nabuko lang eh. Si Erap, nabuko ng Amerika. Dahil doon kay Aragoncillo, yung isang dating FBI analyst na nagtrabaho sa Washington. Katunayan, may mga nakulong sa Amerika, nakulong yun. Ang apelyido nun, Aragoncillo. At yan ang dahilan, yung kasong yan na espionage. Kasi tinatrabaho pala nitong pangkat ni Erap na mapabagsak si Pandak. Eh natuntun yun ng mga otoridad sa Amerika. At ilang mga tao, personalities, ang nakasangkot doon, ang pangalan. Yung lahat ng pinadadala ng email nitong si Aragoncillo, Pilipino na nagtatrabaho sa White House, mga kaibigan, ay natuntun ng US authorities. Kaya silang lahat ay ginawang respondent sa kaso. Anong kaso ito? Kasong espionage, paniniktik, mga kaibigan. Kasi inilalabas yung impormasyon ng Amerika. Siguro tinitignan nila kung ang Amerika ay nakikialam pa sa Pilipinas, iche-chempo nila na ang Amerika ay hindi abala sa pagtutok sa nangyayari sa Pilipinas, eh doon sila gagawa ng hakbang para ibagsak ang gobyerno. Alam niyo yung mga kudeta, yung mga pagpababagsak, ang nagsasuffer dyan, di naman sila eh. Kundi ang bansa at ang mga mamamayan Pilipino. Sumisira yan sa tiwala ng mga mamumuhunan na dayuhan dito sa bansa natin. Kaya bumabagsak ang ekonomiya natin. Yung mga may puhunan dito, biglang lalayas yan. Matatakot yan dahil baka bigla ay magbago ang ihip ng hangin. Kaya ganun din kung ganun din ang mangyayari kung tatarantaduhin itong eleksyon, mga kaibigan. Ganun din ang mangyayari, katatakutan ng mga investor itong Pilipinas. At ilalabas niyan yung kanilang mga puhunan, antayin muna nila, magmamatsyag muna sila kung ano ang naghihintay dito sa Pilipinas. Yan ay lessons, mga aral na yan sa nakaraan, hindi ba? Sa mga pangyayari ng kudeta. Anong pagtarantado iniisip natin? Kasi po ngayon, pagka ang gobyerno ay wala ng credibility, yung nakaupo, walang kredibilidad, isipin mo yung mga biktima rin sa bagyo. Ha? Walang masilungan, wala lahat bahay. Ano utos nitong si Digong nyo? Bumili raw ng trapal. Mga kaibigan, isipin mo trapal. Ha? Eh ba't di mo na lang sinabi, bumili kayo ng trapal at saka lagyan nyo ng sidecar. Ha? Kasi yung trapal nilalagay sa sidecar yun. Tsaka sa, nung araw meron akong owner type jeep eh. Yun ang bubungan ko eh, trapal. Ha? O kaya yun naman ginagamit ng iba na bubong sa mga maliliit na tindahan. Di ba, trapal? Oh, ito ngayon, gusto niya, trapal daw. Inuutusan niya yung mga tao niya, bumili na. Ibig sabihin, wala nang kredibilidad dito eh. Mga kaibigan eh. So lahat ng sasabihin nito, bukod sa hindi mo paniniwalaan, pagdududahan mo na siya ay merong ibang pinaplano. Hindi ba? Lalo ngayon, sino ba kandidato niya? Ha? Hindi siya dumideklara, di ba? Kasi kandidato niya lahat yan eh. Maliban kay Vice President Lenny Robredo eh. Yung mga tumatakbong presidente, puro ano yan eh, enabler lahat yan eh. Ibig sabihin,
kung yan ay Manchurian candidate, hindi po yan magsisilbi sa interes ng bansa at ng mamamayan. Kung ano yung nakikita na natin ngayong isa-isa ng ipinoposisyon sa mga negosyo na pag-aari ng bansang Pilipinas, katulad niya mga pit mining na yan, natural resources yan, atin yan eh. Hindi sila may-ari niyan eh. Ni si Digong nyo, hindi may-ari niyan eh. Tayo ang may-ari niyan, mga kaibigan. Oh, sila lang ang papayag, sila magkakapera. At the same time, dahil nandito ang presence ng China, mga kaibigan, yun ang ang assurance na sila ay protektado ang kanilang interes na pagsamantalahan ng taong bayan. Mga kaibigan, yun ang katumbas na ibig sabihin nun. So, sino man dyan sa Manchurian candidate, magpapatuloy lang yan. Hindi sila maaaring makagawa ng polisiya pagdating sa issue ng ng China-Philippines relation sa West Philippine Sea. O issue ng West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Hindi sila makakagawa ng policy riyan. Bukod tanging ang dumiklara lang na merong polisiya para sa interes ng bansa at sa mamamayan, walang iba kung hindi si Vice President Lenny Robredo eh. Bakit hindi tayo tataya dito? Kahit na ano sabihin niyo sa akin, dito ako tataya. Kasi Pilipino ako. Mas mahalaga ba sa akin yung profession ko kaysa sa pagiging Pilipino ko? Naloloko kayo. Kung mas mahalaga sa inyo yon, kayo na lang. Di ba? Kaya nga sabi ni Rizal hindi ako natatakot sa mga mananakop. Natatakot ako sa kamangmangan ng aking mga kababayan. Nung isang araw may kausap tayo, nagkukwentuhan kami, mga mamamahayag din. Ano sabi ko sa kanila, mga kaibigan? Sabi ko, ito hindi na pangkaraniwan ito. Kung nakaraang halalan lang ito, okay lang yan eh. Maglokohan tayo sa eleksyon eh. Hindi ko pakikialaman ang ibang kandidato. Yung kandidato ko lang, okay lang sa akin yun. Ngayon, iba. Mga kaibigan, sapagkat ang nakasalalay dito ay ang ating pagkamamamayang Pilipino at itong ating bansang Pilipinas. Ito na ang nakataya. Mga kaibigan, nakikita ninyo, yan ang ibig sabihin niyan, yung pagpayag nila sa pagbibigay ng muling permiso na mabuksan yung mga open pit mining na yan, na sumisira ng ating kalikasan. Sino nakikinabang? Sila. Habang yung mga nakatira dyan ay namamatay, nagkakasakit, at inaagawan ng kanilang kakainin. Sapagkat yung kakainin nila ay sinisira ng pit mining, open pit mining, mga kaibigan. Nawawalan sila ng kabuhayan. Ang Pilipinas ay nanganganib sa lahat ng klase ng kalamidad dahil sa pagkasira ng ating mga kalikasan. Ngayon, nagkaroon na tayo ng mga leksyon. Isa sa mga pwede nating pagdudahan, gagawa sila ng paraan para hindi magtagumpay si Vice President Lenny Robredo. Katunayan, nagsama-sama sila. Diyan sa magkakasama na yan, Macapagal Arroyo, Erap Estrada, Narcos, Digong nyo. Mga kaibigan, yan na nagpabagsak sa Pilipinas, lahat yan eh. Diba? Dalawa dyan, nabilanggo eh. Diba?
Sa ospital nga lang, tsaka sa bahay, hindi nakatikim ng tunay na bilangguan. Kaya walang tigil eh. Dahil wala silang naging leksyon. Di ba? Wala naman silang pinagsisihan eh. Mga kaibigan, eh sana kung nakatikim sila ng na sila'y napasok sa city jail, di ba? Sa Muntinlupa, hindi man sila na napasok doon eh. Ano pagsisisihan nila? Di ba? Mga kaibigan. Oh. Isipin mo, yan ang nagtulong-tulong sila at itong mga kandidatong ito, sila rin ang nasa likod. Mga kaibigan. Hindi ba? Sila rin ang nasa likod niyang mga kandidato na yan na kalaban ni Vice President Lenny Robredo. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit akala nyo malakas anya. Saan? Sa social media? Saan malakas? Oh, mga kaibigan, eh tignan ninyo yung survey nga ng Manila Bulletin eh. Ang layo-layo nila eh. 65% si Vice President Lenny Robredo. Si Narcos, 30% lang. Oh, mga kaibigan, sipin ninyo yan. Tapos maniniwala kayo sa survey. Eh, ito ano eh. Actual ito eh. Hindi makapasok ang troll dyan eh. Bakit? English yan eh. Mga kaibigan, yung mga troll, di na makaramihan yan. Di na ano, nalalaman yan. Di ba? Oh, yung matinong ano yun, no? Poll survey, oh. Mga kaibigan, oh, yan ang katotohanan. Pwede mong paginalaan na gagawa sila ng ganyan na pamamaraan pag sa kabila ng kanilang pagsisikap na pagkaisahan nila si Vice President Lenny Robredo, mabibigo sila, gagawa sila ng paraan. Pwede nilang ulitin yung mga pangyayari sa nakaraang panahon. Sabi ko nga sa inyo, isa dyan, huwag niyong kalilimutan, ha? Yung survey kasi, conditioning of minds yan, eh. Kaya naniniwala dyan, kaya hindi. Yung iba, nakukumbinsi. Di ba? So, yung survey na yan, sabuatan yan, eh. Yan dapat malaking pagsisihan ng mga nasa media. Meron ako napanood nung isang gabi sa Netflix. Ang pamagat eh, Don't Look Up. Ang bida rito si Kwan eh. Si Leonardo DiCaprio. Ha? Mga kaibigan. Scientist siya. At saka may kasama siyang babae, yung sumikat dun sa Kwan. Ha? Yung Hunger Games na babae. Pareho silang scientist. Itong babae, natuklasan niya yung kuan, meteor, ha? Na ang direksyon ni tatama sa mundo. Na ang laki nitong meteor na to ay mula 5 hanggang 6 na kilometro. Ang bilis ng dating eh. At dahil diyan, tumawag sila sa isang mas mataas na agency ng gobyerno at iginawa sila ng appointment sa presidente ng Amerika. At doon eh, parang binaliwala yung kanilang natuklasan. Noon tanongin sila eh, gaano katagal yan bago tumama sa mundo? Eh meron na lang mahigit 6 na buwan. Yung eksaktong petsa, yung at saka oras, minuto, sinabi nila. Hindi sila pinaniwalaan, parang baliwala doon sa presidente at saka sa mga tauhan niya, pinagtawanan pa. So ang ginawa nito, manap sila ng contact na ma-interview sila sa TV. O in-interview sila. Eh maging doon eh, pinagtawanan sila eh. Bakit? Ang ibig nila sabihin doon sa tatama dito sa mundo, ang buong mundo malilipol. Pag nangyari yun, kung walang gagawin na inisyatibo ang gobyerno.
para mapigilan yun. Ngayon, pinagtawanan sila nitong mga nasa television. Hanggang sa kwano, dumating na yung, kasi hindi pa visible sa mata yan eh, di ba? Yung sa naked eye, hindi visible yan. Nakikita lang yan sa pamamagitan ng mga teleskopyo, di ba? O ngayon, nung naging visible ito, nakita nila visible na sa, ano, sa mata, sa maliwanag na, ano, ha, na oras, ha, nakikita na ng mata. Eh malapit na, ibig sabihin. Pero walang naniwala, kasi walang naniwala sa kanila. Kaya nangyari yun na lumapit na rito yung kwan, malapit na, at mag-iintay na lang silang mamatay lahat. Oh, bakit? Bakit nangyari yon? Kasi nung sabihin nila yon doon sa presidente at saka sa mga television, wala na silang iniisip. Ha? Kung hindi yung personal na interest. Pansarili lang, magre-re-election yung presidente, nagamit pa nga sila. Nung magsalita sila sa television, pinahuli sila. At sabi, pinangako na aaksyonan na natin yan. Ganito ganon. Ang pinakinggan pa rin payo, yung payo ng negosyante. Mga kaibigan, na meron daw siya na imbento, sasalubungin doon sa Kalawakan yung meteor, pasasabugin doon. Eh, nag-fail eh, mga kaibigan. No? So, nagamit pa sila para sa re-election bid nung presidente. Hanggang sa ayan na nga. Pati ang tao, pinagtawanan sila. Pero nung naging visible sa mata ng tao yung paparating na, ano ba tawag doon? Comet ba yun? No? Meteor? Ha? Mga kaibigan, kuano? Pinagbabato nila yung presidente habang nagtatalumpati. Ha? Naniloko sila. Pero natuklasan nilang niloko sila, too late the hero. Ganyan yan. Yang mangyayari dito, after 2022 election, na dapat nating pangambahan, mga kaibigan, ngayon pa lang, habang may panahon pa. Oh, hindi ba? Hindi pwede dito na ang iyong iisipin ay sarili mo lang. Hindi ba? O yung makakabuti lang sa'yo. Ang dapat mong pahalagahan dito ay ang kapakanan ng iyong bansa at ng iyong mamamayan. Gagawa sila ng paraan para ika nga po ay hindi magtagumpay si Vice President Lenny Robredo. Pero sabi nga sa inyo, meron naman tadhana, di ba? Na sa ilang pagkakataon, nakita ninyo ang yan lamang nangyari sa na bagyo. Sa isang banda, pwede mong tignan yan na akwan yan, divine intervention din yan. Bakit? Sino ba ngayon ang nakikita ng tao na merong ginagawa? Ha? Si Vice President Lenny Robredo. Naging opportunity niya yan para maipakita lalo, di ba? Ang kanyang malasakit, yung totohanan, yung sincerity, at yung kanyang dedikasyon sa trabaho. Tignan ninyo ginawa ng gobyerno. Nandiyan ba yung helicopter? Tignan ninyo kung magatid sila ng relief, ha? Panoorin ninyo, kapraso lang ito, ha? Sa mga nanonood sa dumating ng aeroplano, inihagis yung pagkain, ang mga tao nagkagulo, ayun, nagrambulan. Isipin ninyo, ganyan nyo ba tinatrato yung mga biktima ng kwan? Siyempre magagawa niyan, mauwi pa sa basag-ulo yan. Dahil lahat siyang gutom eh. Di ba? Magkakagatan niyan, parang aso ginawa ninyo eh. Inihagis ninyo eh. Ha? Hinagisan niyo ng konting makakain, nag-agawan yung mga bata, ha? Yung mga tao.
makakamatay pa kayo eh. Diba? Hindi, sipin mo, gutom na yung mga tao, ganun mo itatrato. Tapos pagtatawanan ninyo yung lugaw kesa sa magnanakaw. Yang si Gadon, kung naririnig yan ng Supreme Court at napapanood sana, alam nyo, basihan yan para ito hindi na muling tuluyan ng matanggalan ng lisensya bilang abogado. Kasi sa kanyang mga sinasabi, inuudyukan niya ang publiko na nakakapakinig sa kanya, nakakapanood sa kanya, na huwag paniwalaan ang desisyon ng Korte Suprema doon sa kanilang petisyon na natalo. Mga kaibigan, kesyo hindi raw totoo yun, hindi raw tama yung desisyon ng... Kami pwedeng magsabi nun. Ako, pwede akong magsabi niyan. Pwede kong questionin ang desisyon ng Korte Suprema sa abot ng aking pangunawa. Pero ikaw ay... Ang isang abogado, hindi pwede. Bakit? Kasi officer of the court ka eh. Ang abogado, officer of the court yan, mga kaibigan. Hindi sila po pwedeng lumapastangan sa mga desisyon ng hukuman, lalo na ng kataas-taasang hukuman. Pinalilitaw niya, tinarantado ng Supreme Court yung desisyon na natalo dun sa kanilang petisyon, pinaratangan nilang mandaraya si Vice President Lenny Robredo. Hindi naman nila napatunayan. Wala silang napatunayan. Di ba? Ilang beses yun? Tatlong kaso yun eh. Mga kaibigan eh. So, yun, kung inyong babalikan, talagang sinadya nila, alam nilang talo sila, pero sila ay naghabol. Gusto nilang bigyan ng larawan si Vice President Lenny Robredo na mandaraya. At the same time, yun ang media mileage ni Narcos para sa kanyang pinaghandaang pagtakbong muli ngayon bilang presidente naman. Pero tayo po ay wala ng oras, mga kaibigan. Magbabalik po tayo ho, sa mga tagapakinig natin sa DWBL. Sa ano na ho tayo magbabalik? January 3. Kaya bukas po, hindi muna tayo mapapakinggan. Dahil alam naman ninyo, ito'y araw na ng ating pampamilya. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nagtiyaga na sumubaybay sa ating palatuntunan sa taong 2021. At sana po patuloy niyo kaming samahan sa pagpasok ng 2022. Muli tayong magpapatuloy sa ating pong pagtataguyod at pakikipaglaban para sa kapakanan ng ating bansa at ng ating mamamayan. Kung makabubuti sa lahat, makabubuti sa amin. Yun sana ang maging sama-sama nating maging paraan at prinsipyo sa pakikipaglaban natin. Maraming salamat po sa inyo, pero sa mga sumusubaybay sa atin, sa ating FB Live, huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Lapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant.
empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa. Yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin. Basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukuyin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yon, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Ay isa ang dahil dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumakit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang bawat kaibigan na totoo.